Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Aralin 2, ang geografiya at ang limang tema nito. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga upcoming aral videos para sa Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig. Simulan na natin ang pag-aaral tungkol sa geografiya at ang limang tema nito. Bago tayo magpunta sa limang tema, ay kailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang geografiya. Nagmula ang salitang geografiya sa wikang Greek na geo o daigdig at graphia o paglalarawan. Sa makatuwid, ang geografiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig. Narito ang ilan sa mga saklaw sa pag-aaral ng geografiya. Pinag-aaralan ng geografiya o saklaw ng geografiya ang mga anyong lupa at anyong tubig. Kabilang na dito ang malikas na yaman, ang flora, plant life, at fauna, animal life. Kasama din sa pinag-aaralan ng geografiya ang klima at panahon. Tinatalakay at pinag-aaralan din sa geografiya ang distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. Ngayon ay aalamin natin ang limang tema ng geografiya. Taong 1984 nang binalangkas ang limang magkakaugnay ng temang geographical sa pangunguna ng National Council of Geographic Education at ng Association of American Geographers. Layunin ng mga temang ito na gawing mas madali at simple ang pag-aaral ng geografiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan. Unang tema ng geografiya ay ang lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinarauna ng mga lugar sa daigdig. Kabilang sa lokasyon ang dalawang uri. Tukoy natin ang pamamaraan sa pagtukoy. May dalawang pamamaraan sa pagtukoy ng lokasyon. Una ay ang lokasyong absolute. Ang lokasyong absolute ay tumutukoy sa gamit na mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid. Ang pagkukruz ng dalawang guhit na ito ang tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar. Pangalawang pamamaraan sa pagtukoy ng lokasyon ay ang relatibong lokasyon, na ang batayan ay ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Halimbawa, ang mga anyong lupa at tubig at mga estrukturang gawa ng tao. Ang pangalawang tema ng geografiya ay ang lugar. Ang lugar ay tumutukoy sa katangiang natatangi sa isang pook. May dalawang pamamaraan sa pagtukoy ng katangian ng isang lugar. Una, katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa, tubig, at likas na yaman. Pangalawa ay ang katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, o kultura at mga sistemang politikal. Ang pangatlong tema ng geografiya ay ang rehiyon. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinagbuklod-buklod nang magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Pang-apat na tema ng geografiya ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. At ang panghuling tema ng geografiya ay ang paggalaw. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao mula sa kinagis ng lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May tatlong uri ng distansya ang isang lugar. Una ay ang linear. Tumutukoy kung gaano kalayo ang isang lugar. Pangalawa ay ang time. Gaano katagal ang paglalakbay. Pangatlo ay psychological. Paano tinitingnan ang layo ng lugar.
Natapos na nating talakayin ang heograpiya at ang limang tema nito. Ngayon, ikaw ay handa na para sagutin ang mga gawain sa pagkatuto. Kumuha ng isang papel at ipaliwanag at sagutin ang mga nakaatang na gawain. Unang katanungan, ano ang heograpiya? Pangalawa, magbigay ng halimbawa o saklaw ng heograpiya. Pangatlo, isa-isahin ang limang tema ng heograpiya at ipaliwanag ang bawat isa nito. Kapag ito ay iyong masasagot, ay masasabing naunawaan mo na ng mabuti ang aralin natin tungkol sa heograpiya at ang limang tema nito. Maraming salamat! Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, School Career 101. Magkita-kita tayo para sa Aralin 3.